Magandang umaga mga Lods. Ngayon, SLP Analysis Paralysis tayo. Bago ang lahat, check muna natin ang day-to-day as Google. So, ang date ngayon ay Thursday, October 13, 2022. So, dahil wala na magpapa-shoutout, so, nadako na tayo sa ating analysis paralysis. So, yan. So, ito na yung presyo ng SLP natin ngayon, 0.00331. Magkano nga ba yan sa peso? Nasa around 0.19 centavos ang presyo ng ating SLP. So, dyan pa rin naglalaro yung presyo ng ating SLP, no? So, ganun nga nangyari, no? Sabi ko rin sa inyo kahapon, if ever na mag-reversal, possible mag-continuation at mag-react dito. Kaso nga lang, anything can happen in the market. So, ganun pa rin, niritis nyo pa rin tong upper nitong Darbus box natin, guys. So, napakaganda nung nangyari. Malip, maano pa rin yung, ano, yung area na ito matibay sa taas ng Darbus box natin. Kaso nga lang, may rejection dito, guys. So, nagkaroon ng isang malaking rejection. Hindi niya man lang na-maintain sa 50% ng candle niya. So, medyo alanganin pa rin dun, guys. Pero, ang gandahan, nagkaroon ng ano, volume. Pero, sabi ko naman sa'yo, if ever dito, kaso nga lang, matibay pa rin talaga yung upper nitong Darbus box natin, yung level na to, kasi nag-step in pa rin yung mga sellers. So, sa 4 hours, napakaganda kasi nga, nagkaroon ng ano, volume spike, no? Pag gilid, dire-diretso pataas, so napakaganda. Nagkaroon ng volume spike, kaso nga lang, ito pa rin yung ano natin, no? Major resistance, so nagre-react nga dito. Kasi nga, ito yung upper nung Darbus box natin, malapit-lapit na dyan, ranging. So, yun, hindi pa rin maganda kasi nga, nag-step in pa rin yung mga sellers kasi katulad nito, may upper tail din. Plus, red candle. Tapos ngayon, dalawang doji pa, possible na pantay buy sa sellers. Pero, dito sa area na to guys, ayan, so possible gumilid dyan guys. If ever na hindi niya basagin yung itong area na to. 0.00329. Kung niya pa babasagin, possible na gumilid or i-retest ulit itong upper ng Darbus box natin. Kung di naman guys, dyan lang maglalaro sa may Darbus box natin. So, yan. Sa daily, kasi nga, pampangit may rejection dito. Kasi nga, hindi man lang na-maintain at least 50% ng candle para masabi natin na bullish pa. Pero, kung pagbabasin pa natin yung volume, if ever naman continuation, kasi nga, possible mauntog pa rin dito yan guys. Tapos, dyan, maglaro dyan guys. Pero kung bibigay yan guys, medyo alanganin rin kasi nga, may mga sellers. Nawa ay mahold nyo muna dito yan, 0.00324. Kung di naman guys, isang malaking drop na naman yan guys. Pero possible mag-react dito guys kasi nga, nag-step in yung mga buyers eh. Dito sa area na to, sa all-time low natin, possible pang nabutas yung Darbus box natin, possible mag-react dito sa area na to. Possible din na maraming sumalo. Kasi nga, ayun yung all-time low natin eh. So, yun. Abangan lang rin natin yan guys. Kung magdodoji ito, magandang chance ma-retest ulit na itong ano natin, upper ng Darbus box. Kung baka parang post lang ng konti ito para healthy, tapos diretso retest ulit dito. So yun, dako na tayo sa BTC guys. Masyado na tayong maraming sinasabi na naman. So yan, sa BTC natin, so nag-hold nga dyan sa may area na yan, yung ginito natin dito sa area na ito. Support area natin, nag-hold, kaso nga lang, niya pa rin nabasag to, 19K272. Hanggang dyan lang guys ang ganyang nabasag. Hindi pa rin nagko-continuation pero nawa ay may hold niya. Kasi nga, kasi pag nabasag niya area na yan, possible na shift of trend na yan guys. Possible mag-sideways. Pero, possible niya kumtukan din kasi ito, ang pinakmalapit niya na psychological na resistance, ito. Kung tataas man dyan, hanggang dyan, ang possible niyang untugan guys dito sa area na yan. Sa 19K758 yung possible niyang untugan. So, 4 hours, ayun din, nag-hold talaga dito sa Darbus box natin, nag-hold dyan. Kaso nga lang, ito, hindi pa rin nila nabibreak yung area na yan. Tapos ito, yung mga upper tail ng mga previous candle. So, medyo langanin pa rin kasi nga, lumalaban pa rin yung mga sellers dito eh. Kaya katulad nyo, puro ting-ting guys, puro doji. So, medyo malayo-layo pang babay-bay niyan. Kasi nga, parang dito, pantay lang sa area na to yung buyers sa sellers eh. Possible mag-sideways muna dyan hanggang sa may manalo na. Kung buyers ba talaga o sellers. So, yun. So, dadako naman tayo sa Ethereum, guys. Ethereum.
So, Ethereum. So, sa Ethereum, ganun pa rin nga. Medyo ng gold na konti dito. Same lang sa BTC, sideways sa area na yan. So, wag lang babasagin tong area na to. Kasi nga, hanggang dito lang yung possible ng untukan din eh. Yan, sideways dyan guys. So, wala pa naman ding ano eh. Kasi kung magugulit na ng trendline dito. Ayan oh. Malalim-lalim na trendline yan. Malabo, malayo pa. So, malayo-layo pa talaga pag sa trendline, no? Dito pa, kailangan niyang basagin. Wala na, hindi na nag-materialize. Dapat dito, basag na. So, sa 4 hours... So, sa 4 hours, ganun pa rin. Kaso nga lang, lumilate na yung galaw niya, guys, no? Medyo dito, no, nabasag na dito. Bumigay na taas dito. Medyo mahina na yung, ano niya, yung volume, guys. Descending na, eh. Tumas ng konti, tas yung descending. So, ang lilate na nung spread, guys, ganun pa rin. Parang pantay yung buyers saka sellers. So, hindi pa rin maganda ang pangyayari dyan. So, pare-pares lang na cold ang market ngayon. Wala pang ganong galaw, sideways. Kumbaga, maliit lang yung may tatransfer dyan kung sakali. So, wala. Ganun talaga eh. Anything can happen in the market. So, wala pang decision. Kasi kung lalaroin man, baka malugi ka pa eh. Upside, potential upside mo 7%. Mas cutting point mo almost 1:1, medyo alanganin. Pero sup kasi ano to guys yo. Support possible kasi yan na medyo matibay yung level pero mahirap pa rin. Kasi nga hindi pa nakaka-recover pa rin ng gaano sa downtrend yung ating BTC para mahatak yung ano Ethereum. So balik na tayo sa SLP natin guys. So, yon. Kaya naman guys, kung may mga tanong lang kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na rin kayo sa baba. At kung ikaw naman ay bago ka lang dito sa aking channel at naliligaw ka lang naman dito at gusto mong ganitong content, everyday analysis, paralysis, or kung ano about sa trading, so mag-subscribe ka naman sa aking channel and hit my notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, kung may mga request kayo na coin, mag-comment lang kayo sa baba. At saka, kung ano mang gusto nyo, i-vlog natin. Mag-comment lang kayo sa baba at i-vlog na rin natin yun, guys. So, yun. Konting tulong naman, guys. Konting like and share naman sa video na to. Laking tulong na sa community natin and sa channel natin. And muli guys. And pasalamat sa patuloy na pagsuporta. And God bless us all. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood.